Hi everyone, this is Aaron Mendoza, and I would like to thank Sir Ed of RV International Talent Management for letting me be part of this management. So yun. So yun, siguro just to share some advice rin siguro sa lahat ng member ng management na to, sa mga bagong artist, sa mga nagsisimula pa lang at sa mga siguro naghahangad na mapunta dun sa spotlight na yun. I mean, lahat naman tayo gusto mapunta dun. Siguro, on my end, nung sinimulan ko yung journey ko, nung nag-start ako na, sabi ko sa sarili ko, gusto kong maging artista, gusto kong mapanood yung sarili ko sa TV, ganyan. Maraming hardship just to start off. Unang-una, you'll be getting a lot of rejections, hundreds of no's before kayo makakuha ng mga yeses. As we all know, showbiz is really it is really a tough world to, you know, to be part of to begin with. Andiyan yung darating yung mga moments na maraming manlilait sa inyo, maraming, alam mo yun, maraming manliliit sa inyo. Lots of people will belittle you because of, yun nga, bagong artist ka pa lang, or baguhan ka, or wala kang alam totally sa showbiz. Malaking factor yung dapat alam mo kung saan ka magaling. Like, yung edge, like, ano yung pinaka craft mo. Like, magaling ka ba sa singing, sa acting, dancing, hosting? You should know kung saan ka magaling kasi yun yung magiging bala mo sa loob ng industry na yan. And second, looks, of course. Malaking bagay yung looks. And kailangan mag-invest ka rin sa sarili mo kasi hindi naman agad-agad may mga taong mag-i-invest sa'yo para lang magmukha ka artista. Kailangan magsimula yan sa sarili mo. Like, sa buhok mo, sa mukha, kailangan pleasant yung itsura mo, on how you dress. Kaya kailangan, kumbaga sabi nga nila, yung nakaka-artista na dapat yung dating mo, yung first impression pa lang nila sa'yo, dapat pag nakita ka nila parang wow, ganyan, head turner ka dapat, just to, you know, just to sum it up. Kasi malaking bagay yung looks eh. It will define kung artistahin ka ba or what. Pero all in all, behavior. Kasi kahit na anong itsura mo or kahit magaling ka sa ganito or alam mo yun, if you have this attitude, you can never make it. Kasi attitude will define everything. And yung mga tao sa paligid mo na hindi mo alam na siyang magbibigay ng break sa'yo is kailangan pakitunguhan mo silang lahat. Alam mo yun, dapat be nice to everyone. Kahit hindi mo sila kilala, always be nice. Especially sa industry na to, sa showbiz industry. Napakaliit ng mundo kasi na yun eh. Kumbaga, isang mali mo lang, kakalat siya agad. So, kailangan beware talaga in every actions. So ayun, siguro once we see each other, once na magkaroon tayo siguro ng gatherings, looking forward to see you guys, and I would love to share more about my experience, kung paano ko siya napasok, paano ko nagkaroon ng break, kung paano ko nakapag-establish ng pangalan ko. Hindi man ako kilala for now, pero alam mo yun, I'm getting there slowly but surely. So sana po sa mga members din natin dyan, sana patuloy kayo ma-inspire. And don't give up, you know, chasing your dreams, kasi you can never tell kung kailan nyo siya makukuha. So dapat fight lang. See you guys. And once again, thank you so much RV International and Kaiser Ed for letting me be part of your management. Thank you guys.